guys! Welcome back to my channel. Once again, I'm your Galaera and for today's video, mag-share po ako sa inyo ng mga ilang idea sa latest news sa LTMS portal account. Kapapasok lamang po na balita na pinag-aaralan ng LTO na buwagin ang LTMS portal account sa kadahilanan na para daw matanggal ang mga tinatawag na fixer sa pagkuha ng mga driver's license. Pero, swesyo naman sa Senado, dagdagan na lang daw ang facial recognition. Ano po ba ang facial recognition? Facial recognition is the way of identifying or confirming an individual identity using their face. Facial recognition system can be used to identify people in photos, video, or in a real time. Sinabi ng hepe sa Senado na kung sino-sino ang mga nag-e-exam for requirements of driver's license. Ito po yung tinatawag na CDE na kung saan ito po yung pinipresent sa LTO para po sa new requirements for renewal of driver's license. So, para daw matanggal na daw yung mga ganitong fixer sa pag-e-exam ng CDE online validation exam, pinag-aaralan ng LTO na tanggalin na lang ang LTMS portal account. For my opinion, at sa pananaw ko lang naman to ha, hindi basta-basta matatanggal ang fixer kahit tanggalin pa ang LTMS portal account. Kasi kahit naman noon, 'di ba? Kahit naman noon, wala pang LTMS portal account, meron ng fixer. Kaya kahit tanggalin yung LTMS portal account na 'yan, automatic may fixer pa din. So depende na lang talaga kung sino yung magpapaloko at sino yung manluloko. Kung baguhan po kayo sa pagkuha ng driver's license or kung magre-renewan po kayo ng driver's license, mas maganda kung pumunta na po kayo sa LTO, sa tamang proseso sa pagkuha ng driver's license. Kasi po, meron po talagang makukuha kayo na fake, hindi po maiiwasan yan. Pero para makampante kayo at hindi kayo kinakabakabahan, once na masisita po kayo ng mga traffic enforcer, mas maganda po sa LTO na talaga kayo kumuha ng driver's license para po alam nyo sa sarili nyo na legit yung pag-process ng inyong mga driver's license. From my opinion sa facial recognition, para sa akin, mas maganda rin talaga yung idea nila na madagdagan ng facial recognition once na nag-e-exam. So, ganito po yan. Once po na nag-e-exam kayo sa LTMS portal account, maaaring habang nag-e-exam kayo, di ba, may video na kung saan malalaman nila na kayo talaga yung nag-take ng CDE online validation exam. Maaaring ganun yung idagdag nila. So, huwag kayong magtataka kung meron pong pagbabago sa LTMS portal account ng LTO. Kasi yun nga yung issue ngayon, yung pag-e-exam daw ng mga fixer sa mga renewal of driver's license. And for my opinion naman po sa mga nagpapagawa ng LTMS portal account, okay lang naman na magpagawa ng LTMS portal account. Lalong-lalo na po dun sa mga walang kakayahan na mag-create ng LTMS portal account. Kasi may pagkakataon po na magkaka-error po yan pag hindi nyo po alam kung paano ang pag-create ng LTMS portal account. Mas marami po kasi ang na-experience ko na nagtatanong kung paano po ba ma-solve yung ganitong problema. Kahit ako guys, gumagawa po ako ng mga LTMS portal account pag may nagpapagawa po sa akin. Kasi meron po kasing mga tao talaga na wala silang time gumawa ng LTMS portal account. Yung po ay tulong ko sa kanila. Siyempre, nagbubuhos po sila ng oras, ng panahon, internet. Kung nakasigurado naman kayo na wala kayong error once na nagpagawa po kayo ng LTMS portal account. Pero mas maganda kung renewal po kayo, kayo yung mag-e-exam. Madali lang naman po yung exam. Ang exam po natin is 25 item lang. And kung mag-failed man po kayo, maaari po kayong mag-exam ulit or mag-take ulit ng exam. So, hindi exam po yun. Huwag kayong kakabahan kung ma-fail kayo kasi natural lang po yun sa nag-e-exam. Hindi lahat naman ng tao ay perpekto. Mas maganda kayo yung mag-take ng exam para ma-encounter naman ninyo kung ano yung mga nilalaman ng exam ng LTO for online validation exam for renewal. Okay? Mas maganda kayo yung mag-exam talaga. Mas meron kayong matututunan kung kayo po yung mag-e-exam. Sa mga nagtatanong po kung ako po ba ay nagtatrabaho sa LTO, hindi po. Dati lang po, nag-OJT ako sa LTO kasi
relate po ito sa course ko. Ang ginagawa ko, nag-create ako ng error o ginagawa kong error yung LTMS portal ko and then sinusolve ko para ma-share ko po sa inyo. So, ang dating, nag-share lang ako ng mga idea about LTMS portal account error para po makatulong sa iba. And then, hindi naman ako nag-sisi na ginawa ko yung mga video tutorial natin kasi marami po ang natutulungan ng ating tutorial for LTMS portal account. So, maraming salamat po sa mga sumusuporta, lalong-lalo na po sa mga subscribers natin, sa mga new subscribers natin. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating YouTube channel. Kung meron po kayong mga idea, opinion, at hinanain, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section kung gusto nyo ba na ipatanggal na lang ang LTMS portal account or ipagpatuloy ba ang LTMS portal account. Yun lang po guys, maraming salamat po and thank you for watching. I hope nakatulong po sa inyo ang video ito at mga ilang idea for LTMS portal account. Thank you, bye! Bye! Sa latest po ng news ngayon. Hoy! Ang ingay! Sinabi ng hepe sa Senado na kung sino si... Be! Sandali! Pasensya nyo na yung pamakin ko guys. Ang ingay, okay?